Natuklas na sira at kulang ng red plastic seal ang humigit kumulang 100 sa 298 ballot boxes na nakolekta ng House of Representatives Electoral Tribunal sa City Hall ng Kabanatuan City. Habang umabot naman sa 35 ang nawawala ang metal seal. Merong nakita mga diferensya. Katulad nung may mga boxes kasi dyan na walang metal seal. Iyon ang pinakamahalaga, yung metal seal. Ayon kay Attorney Elise Jacoba, isa sa mga abogado ni former Governor Aurelio Umali, mahalaga na kumpleto ang metal at plastic seal ng bawat kahon ng balota para masiguro ang integridad nito. Ang isang box, para makitang talagang yung integrity niya ay intact, kailangan merong metal seal at saka limang plastic seal. Lima yon. Para makita na hindi talaga nagalaw yung mga balota sa loob. Kaya naman, inilista ni Attorney Jacoba ang lahat ng ballot box na defektibo upang magamit na dagdag ebidensya sa electoral protest na nakahain sa HRED laban kay Congressman Rosana Vergara. Tumagal ng 2 araw ang paghakot sa mga kahon ng balota na nasa pangangalaga ng Treasurer's Office at election paraphernalia mula naman sa COMELEC Office ng Kabanatuan na sinimula noong September 13 hanggang September 14, 2017. Bago pa kinolekta ang mga dokumentong ginamit noong election 2016, ay inimpormahan na ni Election Officer Belen Rivera ang mga tauhan ng HRET na napalitan na siya, kaya atubili itong pumirma sa acknowledgement receipt, ngunit sa huli ay siya pa rin ang binigyan ng otorisasyon. Pagkatapos suriin ang 298 ballot boxes, ay sinakay ito sa 7 truck na ineskorta ng 4 na mobile police patrol na inilaan ng partido ni Umali at Vergara. Pagkatapos ay magkakasabay na itong bumiyahe patungong tanggapan ng HRET sa Quezon City at doon ilalagak ang ballot boxes at election paraphernalia habang hinihintay ang schedule ng wikang. Samantala, napansin ng crew ng balitang unang sigaw na 2 sa mga truck ay magkaparan ng plate number. Sa text message na examiner ng HRET na si Chofilo De Castro Jr., tiniyak nitong wala namang problema kahit magkapareho ng plaka ang 2 sasakyan. Para sa balitang unang sigaw, guest Rufo Alvaran.